grabe. Daming turista. Kain na tayo mga kabar. Punong-puno. Ang bago na yan. Ganda ng wood. So, dati ganyan. So, bago. Uwi na tayo mga kaberks. At di natin alam yung bus. Mas mainam na ang maga tayo makauwi ng bahay. Try naman tayo ngayon mga kaberks. Apat ang sinakyan ko ngayon. So nakaka-stress siya. Grabe. Yung dapat na sasakyan ko na dalawa lang. Nag-change ako ng isip kasi sabi ko kung yun ang mamimiss ko, mahirap na kasi bihira yung bus doon. So kaya dito ako nagpunta sa city. Kaya yun nga lang madaming transfer. But anyway, hopefully makauwi ako ng maayos. Ayan. Grabe. Grabe ang ano, transportation. Although organized sila, yun nga lang ang nakakakomplikado eh, yung lingwahe. Buti na nga lang may napagtatanong ngayon na mga kabataan na maayos na sila mag-English. Yun napagtanong ako eh, maayos mo English. May malalim pa nga siyang English kaysa sa akin eh. Buti na lang mas nagkaintindihan kami. Ay nako. Hintay pa ako ng ano, 3:07. Wala pang alas 3 eh. Okay mga kabarks. Beautiful morning ulit mga kabarks. So, another day to explore Japan. Ngayon medyo relax dahil wala akong masyadong activity kasi bukas lilipat naman tayo ng ibang lugar. So kaya chill lang. Malapit lang yung pupuntahan ko. Hopefully, yung mga nasa picture ba, ma-justify ng ano, nung picture yung makikita ko pagdating doon. Kasi, minsan mga kaberks, yung mga picture na nakikita natin, edited na. Yung para nai-enhance nila yung picture. Pero pagdating natin doon, okay. Especially, kasi nga, diba yung mga color, yung season, tapos may season na dead, katulad ng wala pa namang spring, diba mga kabarks, wala, so ang mga puno brown pa, so yung mga dahon-dahon di brown, di parang patay, diba? So kaya itong season na to, medyo hindi niya pa maano yung mga color. Hindi katulad pag spring, namumukadkad na yung mga bulaklak. Tapos yung fall, yun yung mga magagandang season talaga mga kabirds. Kasi nga, umuusbong yung mga bulaklak, magaganda yung makikita mo. Tapos pag summer, full bloom na talaga siya. So,
Tapos ang fall, nag-change din ang color. Kaya, yun. Yung mga the best na season. So, yung mga ganito, advice ko, medyo i-ano-ano nyo pa. Kala ko nga, abutan ko na yung sakura, bloom. Eh, hindi pa pala. Pero anyway, it's still, maganda pa rin pumunta dito kahit ganitong season. Kasi nga, as you know, mga kabirds, nangihina ako pag sobrang init. Parang ayoko lumabas pag sobrang init. So, parang hindi galing sa tropical, no? yun nga yung yung wala ang nami mismo. So, pag malamig, pupunta ka ng mainit. Pag nasa malamig ka, sumusuma. So, basta, yun na yun. So, yung wala, yun ang hinahanap mo, gano'n. So, pupunta tayo ng plantation, mga kabirds. Kasi mas madaling pumunta ngayon ng maganda ang panahon at mukhang wala masyadong turista pupunta doon unless nang mahilig ka sa tea. Ayan. Hindi naman ako mahilig masyado sa tea, nagtiti lang pero hindi masyado. Ayan. Kung sa kape, siguro mas prefer ko ang tea kaysa sa kape. Kasi isang beses lang na ako magkape eh. Pero kung magtiti, I can do it at least 3. Kung meron available. Pero kung wala, di ko naman nahanapin. Ganun. So, ganun. Tapos na ang chat-chat, mga kamers. Doon na lang. Haba na naman ito. Sige, see you soon. Update na lang. Ang bango nito. Sabi ko, bakit may mabango? Ayan, mga kabergs. Yung iba, may bulaklak na. Ang bango. Parang naamoy ko na yun sa mga pabango. Parang pamilyar na amoy sa ilong ko. Ito yung benefits, mga kabirds, pag nagta-travel ka ng hindi according dun sa mga nagtutour na bus. Yung nakikihalubilo ka lang sa mga daily life ng mga nandito. Walang tao, diba? Tahimik. So, minsan may makikita kang local. I wish talaga na marunong ako mag-Japanese. Sana nung nasa kolehiyo ako inaral ko talaga mag-Nihongo kasi may subject naman kami. Kaso kung napapansin nyo, mga kabirds, nasa high elevation tayo. Ayan. Nasa tayo ng Mount Fuji. Eh, hindi natin kita tuloy dito. Ayan. Diba? So, for sure, karamihan dito, farmer. Kasi, yun ang, nila, kabuhayan. Ayan, o. Ayan yung baba. Ganda. Cute. Ang cute, oh. Yung mga gumagapang. Guys, sa grass, ganito ang magandang gawin. Para maganda to dun sa farm, ah. Ganitong idea. Galing. Nice. Ganda ng mga bulaklak, no?
Siguro dati puno-puno yan ang tanim. Wala na rin nagtatanim. So, kita nyo yung mga kaberks. Cementerio nila, no? So, community siguro yan ang cementerio. At saka nandun, no? Mayroon. May cafe dito. Ayan. Chiffon cake. Workshop. Ganyang kalaking bahay. I think mayaman. Ganda yan yung traditional ng mga bahay. Yung mga ganyan. Ayan. Kasi dati mga covers ang ano nila, wood. Ayan, bagong design na yan. Mga ganyan. Eh, lalo naman yun, siguro, brick. Ayan. Meron naman naka, ano dito. Dun daw, papunta dun. Papunta natin. Ayan. Ayan, lapit na tayo. Hindi na masama yung nilakad ko. Saglit lang kasi parang nalilibang. Lilibang-libang din naman ako sa mga nakikita ko. Ito ang mga flowers, farm nila. Yung traditional house nila. Ito yan yung mga kaberks, di ba? Ang ganda. Wood. Pero parang mahirap na ata yan ngayon, ano, i-renovate yung pagkuha ng mga kahoy-kahoy. Pero ang ganda ng bahay nila, no? Traditional nilang bahay. Tsaka tumatagal ata yung ganyang bahay kasi. Ito bago na yan, no? Yung siding nila, pang American style na eh. Vinyl na ang ano. Pero yan, no? Ganda. Diba? Ayun din, oh. Ayun yung mga traditional house nila. Ah, ito, bago na yan, oh. Bago na. Ayan, saka marami sila ditong bamboo. At iba, kakaiba rin pati ang bamboo nila, mga kaberks. Ayan, oh. Kaya, diba, may mga sinasabing Japanese bamboo. Kasi iba rin yung bamboo nila. Nandito na tayo. Free lang naman to mga birds. Oh, wow. Papasok tayo sa ano? Forest. Oh, grabe. Ramdam mo kaagad na papasok ka sa forest, mga birds. Yung hangin, yung oxygen, yung ganun. Oh, wow. Tapos sa baba, mga kabahayan, no? Tapos dito ka lang pupunta, no? Magja-jogging ka. Wow. Ito daw yung perfect picture, mga kabirds. Itong may ano na to. Ano yung box? What? Perfect ba? Let's see. Daming pagkain. Maya. Pili tayo. Wow.
Basta. Ah, Chinese to. Chinese. Familiar. Familiar food. Sarap. Dito tayo sa pastry nila. Yung kakaiba nilang pastry. Parang ano, French toast. Pizza. Blueberry. Dita nagpang breakfast bukas. Kaso baka mahirapan naman ako. Bye-bye na. Baka mag-copyright tayo. May music. Bumili ako ng pagkain, mga kabirds. Pero di ko alam kung saan kakain. Ay, saan kuha ng chapstick. Wala ng chapstick doon sa backpack ko. So, akala ko kasi doon sa microwave may mga chapstick silang nakalagay. Wala pala. Eh, di-discover ko kung saan ba ako makakuha dito. Hindi ka tulad sa 7-Eleven. Pag bumili ka, bibigyan ka na nila ng chapstick. Ay. So, magtinapay na lang tayo nito. Sarap naman. Bata. So, oh yeah! Window machine nila. Yan. May trash can. Ang masasabi ko mga ka-perks. Pangalis lang dun sa lansa ng kinain ko. Sabi ko. Anong meron mga ka-birds? Sarado yung street ko. Lahat ng tao ay naglalakad sa gitna ng daan. May event siguro. Lahat ng anime nandito sa street na to. Oh. Pati yung mga tao may naka-costume. Oh, there is a festival. May occasion sila. Thank you.
time na may experience ko dito sa Japan na nag-check sila ng mga bitbit sa kabag. Laki. Laki ng entrada. So, kung napapansin nyo mga kabags, yung mga Imperial ay may tubig talaga sa paligid. Self-guide post. Yung dati. So, yung bato niya talaga. Original talaga. Oh. Grabe. Yan talaga. Intensive hard work talaga. Grabe. Paano ginawa noon? Yan, oh. Lalaki. At paano yan binuhat? Amazing. Yung mga wood, yung metal, at yung design. Wow. Ang dami rin nila ditong palace, pero iba-iba rin yung hitsura at sa yung material na ginamit ng bato. So, iba rin to. Amazing. Grabe. Ang ganda. Okay, what are your plans? Ang laki. May isa lang bahay na hindi mapasok dahil sarado. Under construction. Kaya tayo dyan, mga kabarks, tingnan natin kung anong meron. Hindi ako makaget over dito sa wall na to. Kung nakakita na kayo ng cruise ship, mga kabergs, ganun siya kataas ang wall niya. Siguro kung sa mall, sabihin natin mga tatlong palapag to. Grabe, ang taas. So, ito na yung entrada. Ang laki ng kahoy. Siguro, tingnan natin kung ilang years na. Ah, tingnan natin mabasa yan. Pang genius. Inserpictum. Oh, grabe. Okay, nasa middle na tayo. Pero di ko makita yung palace. Siguro ang viewing deck nila yun. Okay, exit na. Exit, pwede rin entrance. So, ito na yung palibot ulit ng labas. Grabe, lalim. Paano mo naman ito masasakop eh. Taas-taas ng... Grabe. Wow. Direction ng Mount Fuji kasi may hotel na. Siguro mas maganda kung pupunta sa labas.
para makita yung ano. Tikuran lang kasi to eh. I explain. Small window were created in the sidewall of the bay window. At the bottom of the bay windows were concealed with sliding floor. Sayang naman, may free pa lang. Free charge. Guided tour. So, nandito ulit tayo sa labas, mga perks. Side na to. So, ito yung sa loob. Ay, kanina nandun tayo sa loob. Lumabas tayo para makita natin to. Kanina pa ako hanap na hanap. Sabi ko, saan ba yan? Ganda. Pupunta kayo dito, magpabok na kayo or maaga kayo magpunta dito. Hindi ganyan kaaba ang pila. So, hindi na tayo pupunta dyan sa loob, mga kaberks. Tanawin na lang natin dito sa labas. At may pupuntahan pa ako. Magkikot-kikot muna ako dito para may makain. Alas 11, mag-alas 12 na. So, sa sobrang laki ng area nila, masakit na yung legs ko. Yung binti ko kakalakad. So, hanap muna ako ng mga kainan, mga kaburks, and the next destination, surprise.